Hindi naman pala eh. So anong ginawa mo ngayon? Ngayon si Kabalen Hoops. Alam niyo ba yung nangyari kay Kabalen? Siguro gagawa tayo ng content doon mamaya. Naban siya sa liga ni Rendon. Because of this guy. Kasi nga tina-trash talk siya ni Kabalen Hoops eh. Si Kabalen Hoops, mga bata ka sa panon ha. As in mga ano, pinakamatangkad niya 5'6". Na siya yung pinakamatangkad doon. Eh ano naman, parang mentor siya ng team na yun. Oh. Nandun lang sila para exposure ng mga bata niya. Tuloy na natin. Hello guys, Kabalen Hoops po at maraming salamat sa mga nag-follow sa akin. Parami tayo ng parami mga idol. Thank you so much po. Siyempre, maraming salamat kay Kobe. Yung tunay na Kobe ha. Boss Idol, maraming salamat sa iyo Kobe. Ikisa ka talaga nga idolo. Yung tunay na Kobe mga idol. So, etong video na to ni Nico David na naman. Manunood lang tayo, okay? Okay lang naman siguro manood, di ba? O, panoorin natin yung video at good vibes at love trip na naman tayo mga idol. Let's go! Lasa natin para marinig nyo mga idol, ha? Okay lang lang mag-react kayo mga idol. Ano lang to, ha? Good vibes lang tayo. Habang bago ako magugas sa pinggan at maglabat, manood muna tayo. Ay. Talagang hindi matatapos ang taon na to nang walang kadramaan si Jonah. Pero thank you. Gumita na naman ang channel. Ring us. Parang daming mag-ibang team na revolte. Yung mga ibang team ay buto. Tapos, bago pa yun, may nakita ko sa poster ni Oops, yung hanggang tayo. Wala akong big ni Doggy. Wala akong big ka. Kailan mo yung Doggy. O yun naman pala, wala ka naman palang beef eh. Bakit nag-ano ka? Bakit nag-outburst ka nung pagkatapos niyong matalo? Gets mo ba? Meron dito magandang comment eh. I mean, if the comment sums it up eh. Tingnan lang, papakita ko sa inyo ha. Sabi dito nung comment, dapat nung una pala ng laro niya, nagreklamo ka na, saka ka na lang nagreklamo nung natalo na kayo. Kasalanan mo din yan. Hindi mo na dapat tinuloy yung laro niya. Di ko tapos na lang ang argumento eh. The fact of the matter is gusto mong subukan. Pag natalo mo, ang lakas mo. Pero pag nanalo sila, putya, dinaya kami. Gets mo ako, kunyari ako, magdodota ako, tapos alam ko na nanggi sila kuku sa kabila. Or yung mga magagaling na Dota player, ang gagawin ko, well, depende sa akin kung may pustahan, hindi ko lalagyan yun, malamang bahala kayo dyan, aalis ako, mag-walk out ako. Eh, hindi yun yung ginawa mo eh, sinubukan mong laruin. Ngayon, ginajustify mo yung katoksikan mo, just like all the time. Yeah! Okay. Ano yun? Tignan natin. Ito, boss eh. Tapos, si Patricio yan, tropo ko yan, si Trinin, wala, okay. Wala talaga yung mga bayong takain, ano. Hindi naman pala eh, so anong ginawa mo ngayon? Ngayon, si Kabalen Hoops, alam niyo ba yung nangyari kay Kabalen? Siguro gagawa tayo ng content doon mamaya, naban siya sa liga ni Rendon. Because of this guy, kasi nga tina-trash talk siya ni Kabalen Hoops eh. Si Kabalen Hoops, mga bata ka sa panon ha, as in mga ano, pinakamatangkad niya 5'6", na siya yung pinakamatangkad doon. Eh, ano naman, parang mentor siya ng team na yun. Oh. Nandun lang sila para exposure ng mga bata niya. O, tuloy na natin, iyakin sobra. Ay lang, gusto ko lang. Huwag yung maayos ng lahat. Kung laban niya ng influencer, kung magat patot na influencer nga ito. Eh. Ano ba yung influencer para sa'yo, John? I-define mo kasi yung influencer. Next time, gamitin mo yung words. Yung words, hindi sa'yo ng Panginoon. Gamitin mo yun. Sabihin mo, ano yung influencer? Kailangan ba? 100,000 yung followers? 30,000? Okay, kasi sa, kunyari, sa niche nyo, kayong mga bros ko kayo, kayo-kayo lang ang may kikilala. Sige, dalhin mo kunyari si ano, sino ba? Kunyari, si Glendon, tsaka si Gami. Ilabas mo yon sa outside of the bros ko sphere. Kilala ba yun? Siyempre hindi, di ba? Kasi may niche lang kayo, nakilala kayo, parang ako. Pag linabas mo ako, pag lumabas ako, hindi naman ako, merong makakakilala sa akin, merong hindi. Ganon din sa inyo, boy. Gets? Kasi hindi naman tayo mga artista, so kailangan mong i-define kung ano yung influencer. Tuloy. Diba, tapos yung mga makakapasok na hindi naman yung talaga influencer. Noong una, yung sa poster nila ng Shogi, player na hindi namin nila. So, sino ba yan?
Sino ba yan? Wala. And then, report namin, tinanggal. Kasi in-stop ng isang bruce ko, pati ng ibang mga tropa, hindi yung bruce ko. Nadakdak. Nadakdak. Hindi, seryoso. Kobe naman. Branding mo is ikaw ang pinakamagaling. Ikaw ang pinakamalupit. Kobe ka nga, idol. Tapos Kobe Bryant, pa ang iyong branding, hindi ka natatakot sa ganun. Dapat basket mo lang. Oo. Oh, Mamba mentality, pare. Eh ano kung nagdadakdak, hindi ba tayan mo? Alam mo, kung ako ay dedicated na ako maglaro ng basketball as part of my content, kahit sino, all comers, go. Diba, ako nga eh. Kung kunyari, may mga kaaway ako, sila, may ano, lahat yan, sabay-sabay, debate. O, kasi doon yung forte ko. O, diba, tayo, halika rito, Brantman ni ano, gets mo? Yes, yes. Ako, kung yun yung ginagawa ko ngayon, diba? Ikaw, kayo ni NG, diba, nung nag-aaway-aaway tayo, tara, debate, kayong dalawa, ako mag-isa. Open pa rin yan, boy! Kaya mo, nag-aayos na yun? Hindi! The water is fine. O, tuloy natin. Diba, yun nga yun eh. Kasi kung nagtitraining kayo araw-araw, tapos natatakot yung sa dumadakdak na hindi naman siya professional, ibig sabihin hindi PBA, hindi college, hindi PBL, amateur pa rin. Kasi hindi nga semi-pro yung iba dun eh. Parang magagaling lang talaga sa yes. Ano eh, sa mga local leagues eh. Uh-huh. Natatakot ka dun. Tapos Kobe Bryant ka ng Pinas. Maybe Kobe! It's not for you. Maybe, gets mo, pag natalo, move on. Practice ulit, ansan ako mahina. May pera ka naman para magpalakas eh. Oo, oh, mayaman yan. Hindi naman kaila. Oh. Lahat, diba? Kaya nga, laboral na pag-i-influence na yun yan. Oh. Isang grupo, may paluhin na sa MP page. Kukumin, influencer, hindi kasi naman yun. O paano, Donna? Sige nga, go mag-explain. Paano yung influencer? Hirap kausap niya ito. Okay, mga may pangalan na. May pangalan na. Sa kunyari, sino ba yung mga kasali sa'yo? Si Jeric, si Gary, si... Sino ba ba yung iba? Hindi ko kalang yung iba eh. Pero kayo-kayo lang din yun. So, hindi kayo kilala ng ibang tao. Gets mo? So, kailangan i-define mo ilang thousands ba? Kailangan ba gumagawa ng content? Ilang millions ba sa TikTok? Ilang business sa YouTube? Diba? What qualifies as influencer for you? Kasi madali lang maging influencer ngayong mga panahon niya. Sobrang dali lang. Ako, Seth, madali influencer ako. Si Apo, influencer yan, whether you like it or not. Basta may platform ka, may pulpito ka na ganito, nakakapagsalita ka, can they post? Yeah, they can. So, influencer na sila technically. Actually, kung influencer lang talaga, ako nga rin si Mark Pingris. Pingris. Kasi influencer yun. Yes. So, hindi this Vic Manuel. Yeah. Shout out kay Vic Manuel. Influencer, yung skill. Ang basihan dyan. Yun talaga yung pinuputok ng butchi mo, boy. Kasi, kita mo ha, si Kabalag Roots, yung mga kasama niya, hindi naman mga kilala masyado yun. Mga ano lang, mga maliliit lang sila na influencer, pero nakapasok sila. Eh kung ang gagalit pala nun, hindi umiyak ka na naman. Easy jersey! Wala na talaga ang gagalit, you know, talagang sa atin. Pero yung bumubong pa lang, hindi ko ba sa minamaliit yung mga small YouTuber o small influencers? Eh, hindi mo minamaliit eh, pero minaliit mo na. Minaliit mo na nga kami? Sabihin mo kasi yung standards mo. Fanboy na walang pera. Yung six-footer. Bawal lang magaling, ganun. Parang ikaw yung malakas. Ang nangyayari kasi, parang, ano na naman ito eh, sabong international, nakakayaban mo yung mga 5-3-5-2, yes. Mga payatot, di ba, na mga mga influencer, di ba, na alamang si Jeric at saka siya. Mamahina, yan. Minsan, may si Doggy, putya, buti nga, pumayag yun eh. Hmm. Kasi siya yung pinakamalaking pangalan doon. Diyan, sa tingin mo ba? Oo. Kaya mong buhapin yung... Boss Dogs! Shoutout sa'yo! Boxing, na maglalaro ka lang. Di ba hindi? Ano na, nasa tail end na kasi kayo ng karir nyo. Kayo lang kayo. Tanggapin nyo na yun. Ako tanggap ko na yun na matatapos na yung... Wala na ng views sa YouTube. Ilang taon na lang ako eh. Kayo din. Mahina na reaction sa Facebook. Alam mo yun, buti nga ngayon may relevance pa eh. Kasi... naging toxic ka uli eh. Titita mo yung standards para sinikat ka. Is that, hindi or para magpakilala ka,
Di ba parang nakakalungkot yun from magaganda yung ginagawa ni noon to ngayon na kung hindi pa kayo magiging toxic, eh hindi pa kayo papansin, eh, hindi pa kayo i-content, natuloy na lahat. Gusto ko lahat influencers kaya kami kasali yan, di ba? And sana kung hindi mga hugot-hugot pa rin, sana humugot na rin ako, di ba? Kung baga... O so, hindi nga yung influencer, tama yung sinasabi ko, hindi yung pagka-influencer yung problema. Ang problema dito yung skill. Kasi sabi mo kanina, di ba, dumadak-dak yung isa. So wala kang problema doon sa number of followings. Kasi kung number of followings lang pala yung ano, hindi kasali sila Kabalin Vlogs at saka yung mga bata niya. Yung iba doon, hindi naman mga sikat na sobra eh. O, paano gagawin natin doon? O yung mga team na yung mga hugot lang kung kani-kanino. O, hindi rin mga sikat yung iba doon. Nakatulad yung husko mo na may sobrang 500,000 followers. Diba? So, hindi yung influence ang tinitingnan niya dito. Yung skill, yun. Magaling yung nakuha ni Doggy. Deal with it. Eh, Kobe ka, diba? Kobe! Ay. Ano, ito nyo natin. Parang PDA yan, naging import. Hindi nga eh. Alam niyo naman kung may puso ba ito, sumalala ko niya ang patas. Okay, tayo naman, kahit kulang kami, wala si Kuya. Uwe, hindi nga. Sabi niya, hindi ko lang. Lumalaban daw ng patas, galing sa akin yun ah. Okay, papalitan, misa nang sila rin pakapasok. O, di ko mo, kapag nyo itong brusko. Ako, hindi nga rin. Asa si JM, asa si Glento, si Carlo, si Russell, si Boss FC, isali ito po. Ang dami-dami niyo pwede isali. Huwag mong bigyan ng rason na pwede ka naman tatluan lang yun. Hindi gumawa ka ng tatlong pansan. Ang sabihin mo, naisahan ka ni Logging. Iniiyak mo, magaling yung nasali niya, may following. Oh. Hindi mo naman, tapos nung matala, ganito ka lang kasi yun. Pag manalo siya, magaling siya. Pero pag natalo siya, may excuse siya. Yes. Pero okay lang, at least kumita tayong lahat. Ito na. Kento, tumatok pa yung pamakay yung kalaban. Ito guys, ine-explain ko lang. Wala akong galit na kahit kalino. Ine-explain ko lang guys. Walang galit na kalino, nag-iiyak ka doon. Ay, inuwing ka lang. Hindi may mamimi-inuwing zero. Kaya diba, kasi ngayon nga yung standard mo. Sabihin mo next time. Ito lang yung skill level, yung hindi masyadong magaling, yung hindi masyadong matangkad, yung hindi sumasali sa liga, yung hindi masyadong nag-e-exercise. Para kami yung mga batak na batak sa basketball na ayaw naman sa amin ng basketball, kami na lang. Yay! O basketball! O paano, mamaya na lang dito kasi mahaba pa ito eh. Okay, di ba? So, yun. Ano ang reaction niyo sa video na ito?